Showbiz fanatics Alden Richards abay binaboy ng ilang mga Katniel fans. At sino nga ba itong lalaking ito na nagpaparamdam kay Miss Catherine Bernardo? Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw, let's talk about this one dahil meron na naman pong another guy na nagbigay ng kanyang saloobin or isa sa mga nabanggit niya, no? Ito pong lalaking ito na in-interview po siya and somebody asked them kung sino po yung gusto niya na makasama, celebrity na sobrang gusto niyang makatrabaho. At dahil po dito ay narito po yung kanyang interview, let's watch. Siya po si Mr. Sandro Gonzales. Sa kanyang IG, meron po siyang 118,000 followers at isa po siyang real estate associate and fitness coach and financial advisor. So, nung tinanong po siya kung sino po yung gusto niya at crush niyang celebrity, ang nasagot niya is si Miss Catherine Bernardo. Dati pa po talaga, ina-eye niya na si Miss Catherine as one of his crush dahil sa bukod po sa pagiging maganda nito, of course, may talent po talaga si Miss Catherine Bernardo. At di nyo mapapansin, di ba, pag may mga baguhang artista, kapag po may mga chance po sila to choose, yung mga choices po nila, lagi pong number one si Miss Catherine Bernardo. At hindi natin sila masisisi. Dahil every actors po sa Pilipinas ay ninanais na makatrabaho at makasama ang isang Asian superstar na si Miss Catherine Bernardo. So, we cannot question that because everybody's favorite talaga tong si Miss Catherine. Pero syempre, katulad po ng mga nakikita natin, talagang mangyayari at magaganap yung mga bagay na yan. Baka mamaya may magalit na naman kay Sandro. Eh, nagbigay lang naman siya ng saloobin niya at ng kanyang feelings, no? Kung yung kanyang, pinakita niya lang kung sino siya. Pero, just the same, syempre po, kahit marami pong umaaligid kay Miss Catherine Bernardo, wala pong pwedeng mag-decide for her, kundi siya rin, ano, wala pong pwedeng magsabi kung sino po yung dapat niya makasama, kung sino po yung dapat niya sagutin or mahalin, di ba? Kasi, nakikita ko po kasi sa karakter ni Miss Catherine ngayon, parang ini-enjoy niya yung moments that she's still single at wala pong taong pwedeng dumikta kung ano po yung gusto niyang maramdaman, kung ano yung gusto niyang suotin, kung ano po yung gusto niyang gawin at kung saan siya pumunta, nagagawa niya yon. Sabi niya sa kanyang initial interview, kung meron man siyang pinakamagandang nangyayari sa kanya ngayon, yung natutunan niyang mag-travel mag-isa, yun po yung kanyang sinabi. So anyways, eto na, no, dahil nakakaloka to, dahil galit na galit ang ilan sa mga Katden fans nang makita ang ilang mga kababuyan or parang kabas to sana, no, na ipinost kasi meron pong Katniel fan page na nagpost nito. Pinromote niya po yung movie ng Hello Love Again. Sabi niya, Hello Love Again exclusively in cinemas this November 13. Don't miss it everyone. Hello Love Again, hashtag Catherine Bernardo. And tinakpan po yung pinakapangalan po ng page. At kung mapapansin niyo sa photos na ginawa, pinost, is wala po yung mukha ni Mr. Alden Richards. Binura, tinakpan. So dahil dito, gat na galit po ang ilang mga Katden fans. Kasi, kumbaga parang, bakit po nila kailangan gawin kay Mr. Alden Richards sa mga bagay na ito? Number one, syempre, tinitignan nila si Alden as threat, no? Doon po sa balikan na magaganap yung kanilang pangarap na balikan ng Katniel. Kasi talagang malaking threat talaga itong si Mr. Alden Richards doon sa mga pangarap nila na magkaroon pa ulit ng Katniel for the second time around. Pero, yun nga, nagalit ng ilang mga fan dahil bakit daw ginagawa to kay Alden Richards. Pwede naman po nilang ipromote ang Hello Love Again kahit wala po silang takpan dyan. Kasi, kumbaga star po dyan si Mr. Alden Richards eh. Baligta rin kaya natin ang sitwasyon. Kung si Mr. Daniel Padilla naman kaya ang magkaroon ng love team at ang gawin ng cut din ay takpan ang mukha nung ka-love team naman. No? Takpan naman ang mukha ng ka-love team ni Mr. Daniel Padilla. Ano kaya mararamdaman?
ng mga Katniel fans. So dapat po ano lang, respetuhan lang, diba? So anyways, anong inyong saloobin patungkol dito, mag-comment lang kayo sa comment section. And for that, narito naman ang ilan sa mga reaction ninyo at mga komento, no? Magre-react lang tayo. Po ng isang viewers po natin, kung talagang fans kayo ni Kat, sabi niya, talagang fans kayo ni Kat at Alden, may relasyon sila, romantic o close friends lang sila, support na lang sa mga projects nila, pero mas masaya ang fans ng Kat din kung magjowa talaga sila, which is very true, diba? Tama naman yung sinabi dito ng isang viewer natin na kahit ano pang ilabas po nila o kahit ano pa yung maging outcome, no, pagkatapos po ng movie, may aminin man sila at wala, ang importante, sinuportahan po natin sila. And of course, sabi ni Ma'am si Annabelle Garde, salamat po Miss Darred sa pagsagot. Hoping talaga na magkaroon sila ng teleserye para makikita natin sila palagi araw-araw. Which is true, diba? Yun yung pangarap ng lahat ng mga Kat din, na magkaroon sana, kasi ano, blockbuster talaga yan, panonoorin talaga ng tao yan, hindi katulad ngayon ng teleserye ni Mr. Alden Richards ngayon, medyo tagilid eh, hindi po nila natatapatan masyado ang kanilang yung katapat na ano eh, na kanilang programa. So panoorin po natin, supportahan natin si Alden Richards sa kanya pong teleserye kasama po ang ilang mga stars ng GMA. Dahil isa po yan sa mga biggest project po nila. Napapanood po yan sa Netflix at saka po sa GMA7. Pero ang alam ko kasi parang mas malakas sila sa Netflix kesa po sa television. Sabi ni Ma'am si Annabelle Garde, yes po, tama kami stars. Baka magulat na lang mga bashers pag nag-start na ang promotion ng HLA. Wait na lang natin and go signal lang admin and direct cutting na tapos na ang editing ng movie ng HLA. Ayun. So, ayun nga yung pinakaabangan natin. Huwag tayong, sabi nga ng ilang mga viewers natin, 'di ba? Huwag tayong masyadong mainip. Darating din tayo diyan, gagawa din or may mga nakaantabay na, may mga ginawa na sila, alam ko po 'yan. Sabi naman po ni Ma'am si Anastasia, Ma'am Dar, salamat sa palaging pag-update sa Kat din. Kaya tahimik ang Kat din fans sa bagay, happy sa relationship ng Kat din. Ang labas niyan ay sa open ng movie nila. Tamimi na naman ang mga bashers. Maghihintay na lang sila ng karma. Tapos sabi ni Ma'am si Herminia Mangalin, yes Miss Darred. Ayan. Salamat po sa inyong komento, no, sa inyo pong pagbibigay ng inyong mga saloobin patungkol dito. And meron lang po tayong i-correct kasi kanina nasabi ko po na yung nagsabi po na tungkol sa mga source niya, hindi po pala yun si Ambet ng ano, Ambet or si Chaps, mali. Hindi po yun si Chaps na kasama ni Mr. Sikol dito. Salamat po kay Miss Excel Stage na sinabi niya po yan. Ito pala si Chaps na kasama ni Jobert. Ang nagsabi pala na parang may lambingang naganap si Ambet po ng Marites University. So I stand corrected with that. Thank you po Ma'am si Excel Stage sa pagtatama po, no, dahil para po at least hindi malito yung mga viewers po natin patungkol po dito sa katotohanan ito. Kasi nagdaka lang din kasi ako bakit po magsasalita tong si Chaps. Eh sinang-ayunan niya si CC Jobert nung mga time na sinasabing wala daw romantic relationship ang Kat din. So salamat po. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Darreds TV. God bless everyone.